white. Actually, skin whitening tablet, ang talagang ano nito, anti-aging. Ang whitening siya, at the same time, anti-wrinkles. Kaya lagi sinasabi ng kabata. May basis naman talaga kasi yun. Clear and younger skin from within. What is perfect white? Ito yung Brunei natin na perfect white. Ito yung local Philippines. If you notice, bakit walang babae? Regulation sa Brunei. Iba-ibang lugar, Bahrain, Kuwait, or Korea, kung ano man ang gustong gawin nila sa label natin, wag lang yung laman. Wag lang nilang palitan yung laman. So this is the Philippines, this is Brunei. Ito yung battle. It contains 5 powerful antioxidants and probiotic sugar. Maganda sa digestion, di ba? Kasi naniniwala mga po, pagka mas malinis ang digestion, malinis ang liver, magre-reflect yan sa balat, magiging malinis ang balat. Made in AFCHD, AMS Life Science Company, Japan, exclusively distributed by Alliance in Motion Global. Bakit ko pinakita CPR? Napaka-importante niyan, di ba? The BFAD number is 74786. Importante, ang distributor is Alliance in Motion Global. Here, sa second page, naka-amend. It is reconstructed and amended to reflect Alliance in Motion as the sole exclusive, the exclusive distributor in the Philippines. So, for this time, I will focus on two very, very important component. Yung may color na yellow. L-cysteine peptide, importante to, galing sa Kojin, Japan. And then astaxanthin, malalaman nyo later bakit. Ito yung pampabata, ito yung pampaputi, pampalinis ng liver, antioxidant. And the rest, marami namang benefits yan, pero parang mauulit sa i-discuss din ito. Restore life, everything. Pero ito, I will mention something about the probiotic sugar. So again, L-cysteine peptide is made in Japan. Raw material is coming from Kojin. Vitamin C from Sorbit, Japan. Astaxanthin from Astral Fujichem, Japan. Apple polyphenol, Sorbit, Japan. Grapeseed extract, Kikkoman, India Toyo. At dalawa yung N niya eh. And Argentina. Nagtulong ang Argentina tsaka Japan sa raw material niyan. Pero everything is processed, made and packed in Japan. And then fructooligosaccharide from Meiji Origo, Japan. Now, L-cysteine peptide. Nabanggit na kanina nila Doc Butch, Doc Homer Ong, ang importansya ng meron tayong protection sa free radical, di ba? Ang free radical kasi, una, nakaka-cancer. Nakakatanda. What? Ang daming diseases na pwede doon. Ang L-cysteine peptide ay nakakapag-produce ng glutathione. It helps synthesize glutathione in the liver. Natural din. Binibuild niya yung gluta mo sa liver. On the order of abundance, liver ang pinakamaraming mag-produce. And then meron din intestine, meron din skin, meron din lining ng lungs. Pero nakaku-focus tayo sa liver. It has a powerful antioxidant property. It protects against free radicals that cause cell damage. Effectively absorbed in the body and gives a glowing, fairer, and younger complexion. High quality of L-cysteine peptide YH15 is made from Kojin, Japan since 1937. I will show you. Ay, hindi na kita. Since 1937, pag ang source mo ng precursor ng glutathione ay galing sa Kojin, ito ang pinaka-respetadong maker ng glutathione sa buong mundo. Sa Sweden, Switzerland, sa Europe, Japan, at kung meron man dito sa Pilipinas, number one na Alliance kasi ito galing yung romance natin. So, next. It has a yeast extract that contains abundant cysteine peptides, glutathione, no? Approved by US FDA.
E tayo, Philippine FDA, pag finished product na, approved din naman tayo. So, double na. May US FDA, meron din tayong Philippine FDA approval. As an edible yeast, suitable maging ingredients sa supplements. Okay? System peptides, glutathione is present in the human body anytime. However, nakukonsume na siya ng stress, even violent exercises, sun exposure, exposure natin sa mga vehicular smokes, cigarette smokes, lahat ng kailangan pinakita ni Dr. Homer, oh, sumilip ako. Meron pa siya mga toasted na mga meat. Yan, mga carcinogenic, mga intercalators yun, benzopyrene, alkoxy-free radical, marami yun. So, alcohol drinking, smoking, nagde-decrease ang glutathione level natin. At the age of 30 actually, meron naman tayo natural, eh, kaya lang nadideplete sa daming environmental tsaka mga kinakain nating mga insult. Buti sana ako kasing healthy tayo ni Idol Abi na talagang regular na training. Di ba? Eh kaso, minsan mga katulad natin ordinary doctor, ordinary tao, ang dami na kumain ng mga free radicals, wala pang ginagawa. Mas maganda naman may tinatake kayo na pang kontra kaysa wala. So, therefore, it is desirable for us to take those foods containing much glutathione to supply it. Kasi nadidecrease nga eh. Para may panlaban tayo sa free radical, yung increased active oxygen, yun yung free radicals actually. So, benefits tayo ng glutathione, removal of active oxygen, antioxidant effect, para ma-retard natin ang aging, detoxifies harmful substances. Ito nga yung atmosphere, polluted water, sun, carcinogens sa mga salitre, sa mga food preservatives, smoking yan, no? Polluted water. So, ang process para ma-neutralize is through conjugation. Yung conjugation is happening in the liver, primarily. Protection of the liver. Yung mga tao rito na tumataas ang, uy, mataas ang SGOT ko, SGPT ko, yung mga liver enzymes. Kapag nagkukonsume kayo ng tamang system peptide, the presence of perfect white, nalolower yung SGOT, SGPT. Pati ang pag-detoxify, even sa alcohol, kasi minsan hindi may iwasan, may iinom sa atin dito, may birthday, o talagang umiinom. So, ang acetic acid, ang final product ng harmless, ang acetaldehyde, yun yung nakapag-cause ng hangover, yun yung nadidegrade niya in the liver. Beautiful skin effect. Nabanggit naman ni Doc kanina, ni Doc Butch, yung pagbablock sa enzyme na tyrosine kinase para ang napuproduce na pigment na melanin ay mas malabdaw, mas mapusyaw kaysa dun sa darker melanin. Ito yun. Mamaya pakita ko. Ito, hindi ko na masyadong i-discuss. This is made in, this studies, clinical trial gawa sa Murcia, Spain. Na ganun lang din naman ang sinasabi kahit nasa Spain ka pa, nasa Japan ka, nasa US ka, na kapag mataas ang level ng system mo sa katawan na iniinom, sa perfect white natin, may increase mo yung glutathione level sa liver, ito yung nakakapag-produce ng yung melanogenesis niya, yung melanin pigment niya mas malabnaw kumpara doon sa mas darker. Kasi ang napuproduce niya is pheomelanins. Medyo malabnaw na kulay yan kaysa sa mas darker eumelanins. So forward ko. Ito ang cross-section ng skin. The more na marami kang melanocyte pigments dito, yung melanin mo, yan, no? Melanocyte, mas marami kang ganito, mas darker ang balat. Pero syempre kailangan natin yan, protection nga natin yung melanin sa UV rays. Pero wala talagang magandang sobrang benefit na ang magbabad ka sa ilalim ng araw ngayon. Kasi kahit na 8 o'clock na yun o 9 o'clock, masakit na sa balat eh. Ang laki na rin kasi ng butas ng ozone layer. So, hindi ina-advise na talaga nagbibilad ka sa araw. Prone kasi kayo sa skin cancer nun. So, ito ang normal na synthesis ng pigment, ng melanin. Dalawang klase nga sinabi ko ng pigments, di ba?
isang eumelanins, eumelanosomes, and pheomelanins or pheomelanosomes. Ito ay darker type ng pigment ng skin, ng melanin. This is the lighter. Ito yung normal pathway niya. Pero kapag mataas, if we take cysteine peptide, dito sa perfect white, 3 tablets para makuha mo yung benefits mo, ma-shift siya sa through interaction of thiol groups and cysteine yan, ang mapuproduce mo, lighter na melanin. So again, yung pheomelanins, lighter versus dark. Okay. Meron? By the way, meron ba kayong tanong paano na-perform yung ano, glutathione sa liver? Bakit dumadami? Yes. Napagkain nyo ng cysteine? Yung cysteine peptide? Yes. Yung cysteine? Pagka-degrade, actually cysteine peptide, di ba? Tablet. Pag-ingest, pagpasok sa loob ng tiyan, sa level ng stomach, maaaktan ng mga acids, mga bile. So it will be cleaved into two cysteine dimers. Cysteine dimer sa stomach. Pagdating naman yun sa liver, yan ang pinaka-favorite site niya para ma-produce. Itong cysteine peptide na yan, it will grab the very, very available na glycine tsaka glutamic acid. Glutamic acid to form what we call glutathione. Nagiging dalawa na tuloy ngayon. Pagkuha niya sa glycine tsaka glutamic acid, dalawang molecule yung meron ka. So the more marami kang glutathione na ma-imbox sa liver, mas marami kang protection sa harmful effect ng free radical sa level ng liver. So pagdating yan, from cysteine dimer, magiging glutathione na, mabibuild dyan sa liver. Not only the liver, sabi ko kanina, pati sa lining ng stomach, sa lining ng intestine, sa may lining ng lungs, meron din at sa skin mismo. So the more marami ang glutathione, marami kang kontra sa free radicals. Now, second point, astaxanthin. Ano nagagawa niya? This is what we call king of carotenoid. So, sa kanina, sa L-cysteine peptide, dumadami glutathione. Number one, free radical. Pangalawa, nakakaputi, nakakaganda ng balat. Ito naman yung nakakabata. It has profound antioxidant benefit, reduction of wrinkles. Yung mga wrinkles natin, no? Yung mga crow's feet dito, tsaka yung sa glabella wrinkles, yung mga dito sa loob. And also, hyperpigmentation, napapakunti niya. So, nakakaputi rin ito lately, pero main function ng astaxanthin is wrinkle prevention. And also, yung dryness and roughness ng balat. May mga ibang researcher nung nagpunta ako sa Geneva Plexpo, Switzerland, ang tawag nila sa astaxanthin, natural moisturizer, para daw lotion ang dating kasi nababawasan yung roughness eh. I will show you the data umaya. And not only that, kailangan ko rin i-mention sa inyo yung benefit ng astaxanthin sa mata. Ano yung effect niya? Habang umiidad tayo, may tawag sa paglabo ng mata, presbyopia. Tsaka yung parang hindi ka na makabasa ng malapit, yung bang gusto mo, malayo na. Normal yun pagka lumagpas ka na ng 45 packet. Kasi hindi na ganun ka, ano eh, bakit? Eh kasi accommodation. Pero, if you take 6 milligrams of astaxanthin, sabi nung Fujichem, ang benefit niyan, ito. Ito yung lens. Sa normal, ganyan ang ayos ng lens natin. Ito yung mga ciliary muscles. Ciliary. Ito, pag naka-relax ka, nakatingin ako sa dulo, kay Sir doon na nakadilaw na white hair.
Okay, ma'am. Naka-relax yung lens ko kasi nakatingin lang sa malayo eh. Para ka naka-relax. So, malayo yung sight. Ngayon, bigla ko naman binasa yung C24-7, yung component. From malayo, strenuous to. Kasi kailangan basahin ko, liliit eh. At yung ability ng lens natin na mag-focus, pag nagbasa ko ng malapit, ang itsura ng lens na ganito na. Mas bilog na para maka-focus dito sa ang object of fixation ko is, kunwari, yung C24-7. Mas mababasa ko na yung letters kapag nakaganito yung lens. Paano maging ganyan niya? Kasi ang relax niyan, ganito. Medyo flat siya. Para paglubuin niyan, mag-miciliary muscles na magpupul dito para hilahin siya. Para maging ganito. Dalawang bagay ang ini-improve ng astaxanthin. Number one, yung ciliary muscle pull na napapaganito niya para makapagbasa ka ng maikli. Tsaka yung structure ng lens mismo nagiging elastic as you take astaxanthin. So hindi ko pwedeng hindi banggitin yan kasi nung nasa Flex po, Geneva ko nun, talagang sinabi nila na astaxanthin is the next big thing sa eye tsaka wrinkles. Every 4 months yun, next convention namin nasa Las Vegas naman, sa Sands Expo, Las Vegas, Nevada. I will be there kasi naimbita tayo eh. So, kung ano yung mga latest na naman na meron tayong product, I will share to you. So, dalawang bagay, ciliary muscle pull, tsaka structure. Structure ng lens para mas madali siyang yung bang flexible siya. And then you can accommodate. Okay. Astaxanthin is called king of carotenoids because its antioxidant potency versus free radicals has been estimated to be 110 times stronger than vitamin E, 75 times stronger than alpha-lipoic acid, 560 times stronger than green tea, 800 times stronger than coQ10, at 6,000 times stronger than vitamin C. So kung antioxidant o free radical versus free radicals na pag-uusapan natin, siya na talaga ang king of carotenoids. Bakit palaming lalamanan ng marami kung nakukuha mo naman ang benefit nito sa free radical fight? Astaxanthin lang pala. Hindi ako nagsabi noon. Ang nagsabi noon, yung studies ng grupo nila ni Shida noong 2007 pa. Kasi usually it will take 2 to 3 years bago matry talaga yan at ma-prove at bago ilabas sa market. Bago it ipalabas sa general public. Astaxanthin original molecular structure spans daw sa may hydrophilic. Hindi ko na itatakal ito kasi masyadong malalim. Dapat layman lang eh. So 4 tablets of perfect white a day is 6 milligrams. By the way, meron naman ako di ba ang CD na iniwan, aayusin lang nila para mapunta sa inyo to. Pag hindi, ito email ko, info@lnqi.net. Ibabato ko sa inyo yung yung mismong PowerPoint ko. info@lnqi.net. Pero no problem kasi may CD na akong dali. Ha? info@lnqi.net. Okay na. Okay, yung last natin about astaxanthin. I received an email versus wrinkles, no? So, ipapakita ko na lang sa inyo. When it comes to wrinkles, astaxanthin repairs wrinkles by analysis method, no? Ito yung normal. Na syempre, umiedad naman tayo, talaga nagkakaroon tayo ng wrinkles. Ito yung normal. But after mong mag-take ng 6 grams of astaxanthin, wrinkle topography of subjects, crossfit, pag narinig kayo ng crossfit, nandito yan sa gilid ng mata. Na pag tumatawa tayo, ang dami. Oo, di ba? Ito yun. After 8 weeks, roughly 2 months lang naman yun, di ba? Overall average ng wrinkle, yung lalim, bumaba. Average ng pinaka-largest wrinkle depth, yung depth niya, yung lalim, mas bumaba. Ito naman,
wrinkle naman to, death then, tsaka ito with yung lapad. So kung mapapansin nyo, dahan-dahan lang siya na parang nawawala yung mga wrinkles. Yun ang effect niya. Pag numingiti tayo, di naman maiwasan, di naman labas talaga as we age. Not only on wrinkles, but sa rough skin. Nababawasan, kaya nga tinatawag nilang natural moisturizer. Not only that, meron na naman siyang inhibits melanin production. So, nakakaputi din pala. At nagulat ako na even yung tranexamic acid na pag binunutan tayo, parang umampat yung dugo, nakakaputi din. Pero napakaliit, negligible. Unlike astaxanthin. Astaxanthin sa self-protection ability, meron din. So, ang importante sa akin, alam niyo yung L-cysteine peptide na nagpo-produce ng glutathione, ang astaxanthin, anti-wrinkles, nakakabata, maganda sa mata, kasi yung vitamin C, in passing na lang ito eh. Marami na kayong na-encounter about vitamin C, pero in-highlight ko lang, it prevents skin wrinkling, aids in better appearance of aging. Kahit na yung masugatan kayo, magasgasan kayo, increase niyo yung vitamin C ng konti, mas pabilis ang production ng collagen. Other halo lang naman to. Apple polyphenol, ang napansin namin dito sa tatlong studies na ginawa namin, it lowers the incidence of UTI. Yung lagi na lang tuatakbo sa laboratory, papalab test kasi ihinang-ihi. Ito ang nakita namin sa kanya. Para siya cranberry, it lowered the incidence of UTI and it is favorable in people with baldness, skin disorder, tsaka allergic reaction. And then let's go to grapeseed extract. Tandaan nyo lang, sa Japan, intensive drug, talagang ano sila, nag-study sila sa pagdating sa cardiovascular eh. Nakita nila, ang grapeseed extract is associated with long life, longevity, tsaka maganda ang puso, maganda yung takbo. So, may iba, huwag nyo na i-ano kasi nga may iniwan na lang CD eh. So, ito yung pinakahuli ko. Bakit naglagay ang mga apple ng probiotic sugar dun sa perfect white? Kasi nga, they believe na kapag malinis ang system mo, kahit sa gut, ang gut mo, ang digestive system mo ay malinis, nagmi-mirror pa din yun, nananalamin pa rin yun sa balat. Gumaganda pa rin ang balat pag maganda yung cleansing mo. So, ang ginawa nila, hindi ka binigyan ng mga live o dead bacteria. But, probiotic forms a physical barrier dito sa lining. Actually, ang intestine nito, buo ganito. Parang kinat siya, cross-section, tapos kumuha lang ng portion. So, ito yung labas, andito yung loob. Parang it forms physical barrier to hinder invasion of bacteria dito. Para bang meron ka line of defense para hindi ka naman maka-absorb na maka-absorb ng dumi. So, yun lang. Ganun lang kasimple ang iniinang nila. Kasi tinatanong ko talaga, bakit nag-alo ka niya? Bakit naglagay tayo nito? Kasi very ano sila, scientific. Ang gusto ng hapon, ganun yun.